Pagdating ko dito sa amin, nakita ko na sobrang dami saging na ito. So sabi ko, kaysa naman sa masira, ay gagawin ko na lang siyang sinulbot. At shout out po pala sa akin nanay na nandiyan sa likod na nag-aayos dyan sa kusina. At habang nagbabalat nga ako ng saging ng pangumagahan, ito naman ay nagpapakulo na ako ng munggo dito dahil ito yung magiging lunch namin. Tapos ito naman yung aking kapatid, naghihimay na siya ng malunggay. Ayan, kinuha lang yan dito sa aming may bakuran. O diba, may libre kaming malunggay. At ito na lahat yung saging. Ayan, natapos ko na siyang balatan. Hindi ko na siya ginayat kasi medyo maliit lang naman yan. Okay na yan. Tapos susunod kong gawin ay ang pag-arnable ng asukal. Ayan, naglagay na ako dito ng wash na asukal. Ayan, wash lang yan, hindi yan brown na brown. Bali, tutunawin ko lang tong asukal na ito. Ayan, hinahalo ko yan kasi mainit na. Arnable ba tawag dito? Ayan, mag-arnable tayo ng asukal. At sa puntong yan ay unti-unti nang natutunaw yung ating wash na asukal. At nung natunaw na, ayan, nilagyan ko na siya ng tubig. Pero nagbubuo pa rin yan, pero okay lang yan. Matutunaw rin naman yan mamaya kapag ka mainit na yung ating tubig na inilagay. Hahaluin ko lang yan ang hahaluin para matunaw na yung nagbubuo na asukal. At eto na, natunaw ko na lahat yung mga asukal na nagbubuo kanina. At kapag katunaw na ay susunod ko na dito yung ating saging na binalatan. Namiss kong magluto nito at magtinda. Alam nyo po ba nung elementary ako ay ito ay laging niluluto ng aking nanay at pinapatinda sa amin sa school. Para nga naman may pambaon kami. Ganito malimit yung niluluto namin. Kapag kasi banana cue, masyadong siyang magastos. Marami kasing asukal na kailangan doon. Tapos may mantika pa. Ay eto, asukal lang at saka tubig. O, di ka makarelate. Rich kid ka kasi. Char. At ayan na yung itsura niya. Ayan, pinapakuluan ko lang yung pinapakuluan hanggang sa maging thick ng konti yung asukal. Kapag ka malapot na yung asukal, ayan, ready na, ready to eat na. At eto na nga po pala yung balatong. Ayan, hindi na nabidyohan kasi hindi rin naman ako nagluto niyan. Yung kapatid ko yung nagluto niyan at sumama ang aking pakiramdaman. Sabi ko, sige na, tirahin nyo na yan. Kayo na magluto ng balatong. Kaya ayan, luto na. Tapos may fresh na isda kami dito. And ayan, ipiniprito na. Siyempre, bigay lang din yan. Salamat sa bigay. Ay, wait lang. Bakit may ibang nagluluto dito sa amin? Salamat sa pagluluto. Tapos eto naman nung hapon na merienda time at ang magluluto ako ngayon ng spaghetti dahil mayroong pasta kami dito na sobrang tagal na. Eh sabi ko sige na, ako na lang magluluto. Nagpapakulo na ako ng tubig dyan and yung kawali nilagyan ko na rin ng mantika kasi magigisa na tayo ng ating sauce. Mainit na ang kawali kaya igigisa ko na ang bawang. Ayan, yes po, bawang po ang inuuna ko. Pagkagisa ng bawang, sinunod ko ang sibuyas na napakaunti. Ako po'y naniniwago dito kasi sobrang mahal nga po talaga ng sibuyas dito. Eh kaya tipid-tipid tayo kayo sa sibuyas. Ayan, ginisa ko lang yan dyan. Pagkagisa ng sibuyas, sinunod ko dito ang corned beef. Yes po, corned beef po ang aking ginamit dito at wala akong soft meat. Kaya ayan, corned beef. Soft meat po yung minced meat. Nasasanay na naman ako sa soft meat. Ayan, minced meat po yun. Dalawang corned beef ang ginamit ko dito kasi marami-raming spaghetti na aking lulutuin. Nasa 1 kilo yung aking lulutuin kaya kailangan natin ng maraming sauce. Tapos igigisa ko lang yan dyan sa ating sibuyas at sa bawang. At eto na po, na yan natapos na. Hindi na po pala ako nakapag-video. Bali, nilagyan ko lang naman yung spaghetti sauce ng paminta, ng asin, tapos tinimplahan ko lang din. And yun na po, and ketchup nga po pala. Nilagyan ko rin ng ketchup. At eto na rin yung pasta. Ayan, diba? Ang dami. Ayan, naluto na. At eto na rin yung ating spaghetti sauce. Ayan, nilagyan ko na rin siya ng hotdog. Hindi ko na rin pala na-videohan. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.